Okay guys, ito yung mga tropa natin. Unang naka-experience ng camping. Camping ba? Camping indoor. Kasi usually yun, di ba yung camping outdoor? Ito, ang tawag dito, indoor camping with the barkadas, di ba? Safe na safe. Pwera doon, kung inuhaw ka na, you have this pinch cooler. So, di ba? Haring-hari talaga, di ba, Joel? So, guys. So, ito yung mga tropa natin na unang makaka-experience ng indoor camping natin. So, guys, we move on to the important. We call this vintage trailer. So, kung ready na kayo. Pero doon, kung nga pala, bakit may tent na ganito? Ito mga tent na to, hindi naman siya official tent. Kama to eh, na may cover na ganyan eh. Para sa mga parents na may anak na makukulit, so patulugin nyo muna yung anak nyo. Patulugin, sabihin nyo, masarap matulog sa outdoor, yung experience, iba-iba. Siyempre, pagka natulog yung mga bata, well, it's your time now, mom and dad. Let's go! Pagpasok natin, ang unang sasalubong sa'yo, is the toilet, pero baka hindi nyo makita sa camera. We have the cabinets. So, yan siya. So, pang ano niya, awning. Meron kang, ito, overhead cabinet. Ganda. This one is important, pero guys, gusto ko lang ibulong sa inyo. Important to, hindi magpapahuli yung gawa natin sa Pilipinas. So, guys, pero maganda rito. This one is important. They still have this screen. Halos pareho doon sa atin, no? And this one, they have this dinette. Tapos itong table na to, bumababa siya. So, meron siyang itong parang jack na to. Pag inikot mo siya, yan o. So, yan. Bumababa siya. Pag bumababa siya, yung sa atin matik yun, di ba? Yung local. Tingin mo ito imported o. Iniikot. Parang hassle. Hindi, local lang. So, guys. Ito. So, pag iniikot mo siya, kasi ito, pwede ito maging extra bed. So, papakita ko sa inyo paano siya maging extra bed. Pagkababa niyan, lalagay mo siya dyan. Next. So, yan. Tapos, bahala ka na anong klaseng una na gusto mong gamitin, pero, so, kama na siya. So, wala siyang bunk bed. Yung tiny house natin may bunk bed eh. So, ito, pwede ba tuloy ito? Isa. And then, si mom and dad nandito. So, guys, maluwag siya. Diba? So, pwede mong higaan ng komportable. Pero ito, maganda sa kanya, ang laki ng window niya. So, yung parang panoramic window. Yan o. So, kita-kita mo yung labas. And then, itong screen na ito, naangat din siya. If you want. Para, pwede mo rin siyang buksan. Na bukas, para kung malamig yung panahon, you will not use the aircon. And ito pala, ang aircon na gamit dito is Dometic. Itong important, lahat ng equipment niya from aircon to toilet to sink, lahat Dometic yung brand. Like itong table niya, pag binuksan mo, I think this one is Dometic also eh. Itong brand na to. And then, yung windows niya, ito, bubuksan mo na ganyan. Yan o. So, di ba? Tapos overhead cabinet. So guys, this is the important vintage van na tinatawag. Maganda siya. It's important. But again, maganda pa rin yung local natin. So guys, to moving on, pupunta naman tayo. This is the brand new vintage van. How much is this one? This one will cost you at around 2.6 to 2.7 million. Ito mismo, as is to, dumating to sa Pilipinas na ganyan na ganyan. Wala na kaming ginalaw. So, dig, it's about sa inyo na kung ma-type pa niyo. Pero for me, yung look niya, very classy at saka hindi siya nalalaos. Kasi since early 1900s, yung mga nag-umpisa yung camper van, eto na yung look niya. Merong isang brand na sobrang sikat sa US na si, hindi ko na siya mabanggit, pero ganito yung look niya. So, guys, punta naman tayo sa mga pre-owned na caravan. Okay guys, pababa na. Since medyo nakatatlo na tayo, going on the fourth, we have this camper van na galing sa UK. Ito, hindi ko ginalaw yung interior nito. Stock na stock siya. Kasama ko yun si McGuire, si Alec. Nakikita mo ito. Ha? Yep. Okay, feel na feel namin yung parang indoor camping namin. So guys, friends, mga we want to invite also influencers or friends in the media
to be here also para ma-experience nyo rin itong camping indoor. So next we go to, this one is a stock camper van, so overhead cabinet. Ito. And then they have the table. Ito table to na-extend mo. Para doon. Okay, this one is pre-owned. This one is not brand new. So, ang ginawa lang namin, pagdating sa Pilipinas, nilinisan lang namin. Pero itong ito na siya. Tapos, okay guys, pwede ka matulog na tigisa na nakaganyan. Pero kung sakaling gusto mong medyo lovebirds kayo, gusto mong magkatabi kayo, ito ang kailangan mong hilahin. So, pag hinila mo siya, lang ito. Okay, meron ka ng kama. So, kasha pa ako pa. Uy, kasha-kasha ako. So, pag ganyan pala yung higa, oh, pa-side. So, kung sakali may kasama kang bata, pwedeng mom and dad, nandiyan tas yung bata nandito. So, guys, yung opening niya, nabubuksan mo siya hanggang ganyan ka-open. Tapos, para sa opening niyan, meron siyang opening rin ibabaw, which is meron siyang kung gusto mong parang sunscreen lang, or kung gusto mong blackout, hindi ka nakikita. Ganyan. And then, ito, nabubukas po siya ng... So, para doon, we have the sink. This one is imported also. Wala kami ginalaw. Original siya na ganyan. Oven. Tapos, ito nga pala, merong heater. Itong heater, hindi ko na tinanggal because this one is original. Whether magamit or hindi. Kasi pag tinanggal mo, pangit rin tingnan eh. We have the toilet. So, original yung toilet niya using Tedford brand. Tapos the sink. Yung sink niya in the shower niya, in one na oh. Diba? So, tapos, so guys, pretty much ito na yung imported. Pero, gusto ko pang ipakita naman sa inyo yung isang imported na ganito na minodify namin. This one, itong look na to is taste of foreigner. Ang taste ng Pinoy, hindi masyadong ganito. Pakita ko sa inyo. Itong minodify natin. So guys, this is the Morea. So dumating to sa Pilipinas, hindi siya ganyan kaganda. So ni-repaint namin ulit yung buong kahan niya. Tapos binago namin yung stickers and then yung loob, binago namin. So ito good for us group, family of 5, family of 6, maybe. So pagpasok mo, so, well, nakabukas na kagad itong utility cabinet niya. So kailangan i-lock. So, kailangan pa namin lagyan ng lock. So, guys, pagpasok mo yung feel mo, sobrang ano, sobrang, ito yung type natin. White, para medyo modern. So, you have this dinette. And this dinette, kung i-convert mo sa kama, ibababa mo rin siya. And then, ilalagyan mo yung mga sofa, magiging kama na rin siya. And then we have the itong table niya with a sink, tapos meron din siyang panluto. Tapos ito yung master's bedroom, pero itong master's bedroom niya ganun din. Binago namin yung itong mga foam na to. It used to be yung parang printed design, ginawa lang natin black. Then feeling ko itong look na to pasok na pasok sa atin. It so happen lang na parang pagdating sa amin, hindi ganun kaganda yung interior nito, kaya binago namin ulit. So lahat, as in lahat. So kung makita mo yung kaninang caravan na maliit, yung caravan na maliit, ganun yung interior niya, ito totally binago namin. So guys, same thing ito pag binaba mo at nagiging kama. So guys, if you will be interested with this or our product, parang you can contact us para ma-view nyo lang itong mga couple of units namin. So we're coming more of this. So I think by end of January, basta may mga darating pa kaming ganyan. We have small, medium, and large size. This one is the large size. This yung other one is the small. Yung small kasi siya yung tipong gusto mong ibiyahe anywhere, bitbitin mo lang, ito yon. Ay, yung isa yon. Pero tong malaki na to, hindi siya pang bitbit. Ito yung good for example, meron kang lote sa wherever na gusto mong medyo hindi ka na magtatayo ng bahay mo, binibit-bit mo na lang. This one is very perfect. So guys, after this, I wanna show you naman the
van na ginawa natin na pwede siyang maging kitchen. So, na vintage look din. So, if you're ready, let's go.